Welcome to Mamel Vlog. Kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, please subscribe, like, and share. And please don't forget to click the bell button para lagi kayong ma-update kung meron tayong bagong videos niya upload. Ngayon guys, magluluto tayo ng dalawang recipe. Ito ay ang gulay and isda. So, samahan niyo ko guys para makita niyo kung paano ko mag-stir fry ng bok choy and teriyaki salmon. So, let's go guys! Meron tayo ditong bok choy guys. Ano na siya, binabad ko siya sa tubig para yung mga dumi niya matanggal. Tapos ilalagay natin sa may strainer para matanggal yung extra na tubig. Siguro about 5 minutes ko siyang ibinabad lang guys. Matanggal lang yung may mga dumi-dumi niya. And nag-slice ako dito ng red chili. Optional lang to guys. And garlic. Chopped garlic. So, yung pan natin painitin, lagyan ng olive oil. And lagay muna natin yung garlic. Bok choy. Recipe na to guys, napakadaling lutuin. Ayaw nila yung maputol guys. Depende naman sa inyo kung ito ang gamit ko na sauce, Taiwan sauce. Pwede naman kayong gumamit ng oyster sauce. Ito guys, medyo maalat siya. So hindi ko na siya lalagyan ng light sauce. Ayan na siya. Yun ang sauce. Bari para sa ating teriyaki salmon. Dito natin imamarinate ang ating salmon. 3 tablespoon light sauce. And 3 tablespoon mirin or rice wine. Okay.
ilalagay natin dito yung ating garlic and ginger. So ngayon guys, bago natin i-marinate ang ating salmon, itatop dry natin siya. Meron siyang naiwan na soft bone guys. Kailangan ko siyang tanggalin. Ito na guys ang ating salmon ng salt. Na guys. Then, dito na natin ilalagay ang ating salmon. Mamarinate natin dito ang ating salmon for about 30 minutes bago natin i-fry. Babalutin natin ng cling wrap tapos ilalagay natin sa refrigerator. Tin ng olive oil ang ating pan para sa ating salmon. And bago nating i-fry ang ating salmon. Okay, put it. Patutuyuin natin itong ating salmon dito sa ano niya, skin, kasi ay skin side down mamaya. Ay, sorry. Silalagyan na natin ang ating salmon. Ganun din yung sa isa. Itatap dry din natin para hindi magtalsik yung oil. Low fire lang guys para hindi siya masunog. Yung garlic, ilagay natin dyan. Para meron siyang amoy-amoy. Crispy yung ano niya guys, yung skin niya.
ngayon, ilalagay na natin yung sauce na pinang-marinate natin kanina. Low fire lang guys para hindi masunog yung ating bread. Madali lang siyang guys lutuin. Okay. Thanks for watching on my video. Please don't forget to subscribe, like, and share my meal vlog. And salamat nyo pala guys sa mga nag-share at laging sumusuporta sa ating channel. Keep sharing and keep supporting guys. I love you. See you in my next vlog. Sana nagustuhan nyo ang way ng ating pagluto ng stir-fried bok choy and teriyaki salmon. Bye!